nga ako sa Facebook, meron nga ako nakitang isang post na meron daw mga balikbayan box na hindi na daw nakiklaim na mga pinapadalhan. So, ibig sabihin... What? What the fuck? Magandang hapon mga kabayan. So ayun ang napag-uusapan natin. Itong mga OFW sa nag-react sa content ni Alexis Pines tungkol sa mga unclaimed balikbayan boxes. At ang sabi sa content, itong mga balikbayan boxes daw ay nagkakahalagang 5,000 lang nabibili. So pwede palang mabili yung balikbayan boxes ng 5,000? Eh ang pagkakaalam ko, yung mga balikbayan boxes na yan nagkakahalagang 30,000 to 50,000 or more. Dahil ika nga nila, hindi lang pera ang nilagay at ginugol nila para mapuno yung balikbayan boxes na yan. Dugo at pawis ng ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa para mapuno yung balikbayan boxes na ipapadala dito sa Pilipinas para sa kanilang mga pamilya. Pakinggan natin sila, which is nag-react itong mga OFWs na nagpapadala dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please click mo naman yung subscribe, notification, share, and like para updated ka sa mga susunod kong video. Pakinggan natin itong unang reaction tungkol sa content ni Alexis Pines. Bakit kaya hindi nila kinlaim tong package na to, no? Kasi ito, meron pa dito. Hindi mo malalaman kung hindi mo tatanungin yung pamilya na dapat padalhan yan. Di ba? Itong plato. Ayan, ang laking plato. Worth 5,500 tong ano ko. 5,500 yung balikbayan box na yan. Pero sa totoo lang, sabi ko nga kanina, priceless yan. Alam nyo guys, hindi din sa point ako kasi nagpapadala kami ng balikbayan box kasi yan yung presensya namin sa panahon na hindi kami nakaka-uwi dyan sa Pilipinas. Sa tuwing naglalagay kami ng gamit sa kahon, hinihiling namin guys na sana kami na lang yung laman ng kahon para makauwi kami dyan sa Pilipinas at para pagbukas ng kahon ng pamilya namin, makikita namin ang mukha ng pamilya namin na nakangiti, masaya. Ang box nga na hindi na-claim ng pinadalan dito sa Pilipinas. Happy New Year po sa inyong lahat. So, napanood niyo po yung ano, video ni Alexis Pines na nabili po niya yung unclaimed balikbayan box ng 5,000 pesos. So, tuloy na balik tuloy yung mga experience namin kay, ano, kay Gen Rich Cargo Shipping Company dyan sa Calgary. Ang may-ari po ay si Ricky and Jane Butron. Nagpadala po kami 2019. Limang boxes po sa tiyahin namin. Dalawa sa friend ko, isa po sa akin. So anyways, ending, hindi po nakarating yung boxes na pinadala po namin sa Pilipinas. Ang dami pong biktima na nandito sa Canada, siguro umabot ng, hindi ko sure kung 2,000 ba yun or 3,000 people ang hindi nakarating ang boxes dyan sa Pilipinas. So anyway, so nagbayad kami ng mga shipping fee yan kay sa mag-asawa na yan, pero yun nga, hindi nga nakarating kasi hindi sila nakapagbayad ng fee nila dyan sa Bureau of Custom. So na-hold po lahat ng mga boxes namin. So ending, hindi po talaga nakarating. So anyways, nagreklamo kami sa consulate, sa BOC, pero wala po nangyari. Ang gusto pang mangyari ng BOC sa amin dati ay magbayad kami ng 20,000 pesos para maano yung box namin, ma-release. So anyways, ang mahirap po sa case namin ay hindi po matrace kung saan port nandun yung boxes namin. So alam mo, galing pa sa probinsya yung mga mahal namin sa buhay. Imagine mo yung back and forth Manila to probinsya. Eh, ang but sana kung napakalapit lang, 12 hours ang ano ang biyahe. So to the point na give up na lang po ng mga mahal namin sa buhay. Napagod na po sila kakapunta sa ano sa BOC tsaka diyan sa Port of Manila kung para mahanap lang yung box. So anyway, so give up po namin 'yon. So ang point kasi doon ay nakakalungkot lang dahil imagine mo yung BOC binibenta sa mga negosyante ang mga boxes ng mga OFWs ng 5,000 or hindi ko alam kung magkano ang presyo, ang mura-mura, tapos kami sinisingil kami 20,000 pesos para ma-release yung mga boxes, tapos hindi pa pala matrace. So anyways, ang nakakalungkot lang kasi doon, yung hindi naman namin kasalanan na nawala yung mga boxes namin kasi nagbayad po kami. Pero yung may-ari po ng Genrich Cargo Shipping Company, nag-file po kami ng case sa RCMP, sa consulate, at saka may kaso din na naka-ano sa kanila. Yun nga lang, ang nangyari ay nag-declare yung mag-asawa ng bankruptcy. So wala po nangyari, nabasura po lahat. So wala po kaming na-claim dyan sa Court of Small Claims dito sa Canada kasi nga nag-declare ng bankruptcy yung mag-asawa. So ending, nawala lang sa lahat yung pinagpagura namin. So ang nakakalungkot lang kasi doon, kung
na ibebenta po pala ng BOC sa ano sa mga negosyante yung mga unclaimed balik buying boxes sa mga OFWs ng mura, tapos naniningil pa sila sa amin ng 20,000, 'di ba, nakakalungkot. Sana lang pinadala na lang nila sa mga may-ari ng boxes or sa recipients ng boxes na yon, yung mga box na yon, at napakinabangan sana ng mga mahal namin sa buhay. Hindi po madali magpuno ng boxes. Alam niyo yan kung kayo ay nasa abroad din. Dugot pawis po natin ang magpuno ng boxes, tapos ganun lang mangyayari. Pinagbebenta lang kung kan-kanino yung mga boxes. Imagine mo, 5,000 pesos lang pala, tapos yung sinisingil sa amin ay 20,000. Nakakalungkot. BOC, sana naman ma-actionan nyo to. Maraming Pilipino po ang umuwi sa Pilipinas para lang magreklamo kay Sir Rafi Tulfo. Pero ang ending, nangyayari po, hindi po siya na-air. Parang binigyan lang siya ng case number. May mga files po kami, pero wala talaga po nangyari. Ang dami ko ring, nag-reach out din po ako sa Commissioner Office, sa Bureau of Custom, pero wala po talaga nangyari. Ayun nga, pinagbabayad kami ng 20,000, and then hindi din mahanap yung kung saan port na dala yung boxes namin. Kaya nag-give up na lang kami. Ang ano dun, ang masaklap lang kasi yung pinagbebenta nila pala, ginawang negosyo na ng Bureau of Custom yung mga unclaimed boxes ng mga OFWs, na which is sana pinadala na lang ninyo sa mga mahal namin sa buhay, at napakinabangan pa nila yung mga pinagpaguran namin. Wag naman po sanang ganun. Although wini-wish ko na lang yung mga box na napadala namin ay napunta sa magandang kamay at napakinabangan ng kung sino man ng nangangailangan. Pero BOC, sana naman gawan nyo ng tama, hindi yung pagkakitaan nyo yung mga boxes ng mga OFWs, kasi nakakalungkot. Naloko na nga kami ng cargo shipping company, and then BOC pa, malalaman namin na ganun kamura lang pala pinagbibenta yung mga boxes ng mga OFWs. Hindi po yan unclaimed boxes. Ninakaw po sa amin yan. Tapos ginawang ano yan, negosyo ng BOC at saka ng mga business owners na magbili-bili ng ganyan. Modus po ata nila yan, kasi imagine mo, pinagbibenta, 5,000 lang pala ang amount ng box. Diba? Ang saklap. At ayun na nga, napakinggan na natin ang kanilang mga reaction. Ikaw, kabayan, ano ang masasabi mo tungkol sa video na ito? Pwede mong i-comment sa baba.